nang dumating ito, so naisipan ko na useless pala ito. What's up mga kabali, it's me again, Chara Kozar, and welcome to my YouTube channel. Yay! So for this vlog, I share ko kung paano ko nakuha yung Google AdSense ko. So without further ado, let's get started. Una talaga, bago mo ito makuha yung Google AdSense pin, dapat palis mo muna yung 1K subscribers ni YouTube at 4K watch hour. Kasi palis mo na yun, mag-apply ka ng monetization. Then kapag na-approve na yung YouTube channel mo, ma-reach mo na yun itong Google AdSense. Pero makukuha mo lang tong Google AdSense pin kapag nakuha mo yung $10. Bago ka palang na monetize, so just keep on uploading dahil para madali mong makuha yung Google AdSense po at makalikom ka ng $10 para makuha mo to. So ngayon, nung una, excited talaga ako makuha itong Google AdSense pin dahil sa ito sa requirements din para dito mailagay yung sahod mo ni YouTube number dito. So doon mo ka-type mo doon sa monetization mo para ma-attach yung pag sasahod ka na automatically na doon mapupunta sa card, sa credit card mo. So doon may lalagay na mismo. So before anything else, nang dumating ito, so naisipan ko na useless pala ito. You know what? Di pala. So mas naging ko, tagal ko na itong hinihintay na ma-reach ko tong o makuha ko tong Google AdSense pin para ma-verify ni YouTube na meron akong mga yung serial number sa YouTube channel ko. So ngayon, nandito na siya. Almost 6 months ata, December 22 ito dumating sa akin. And then yung pinsan ko yung naglagay ng serial number ko, so na okay na. So ngayon ay i-reach ko na naman yung $100 para sumahod na ako. Sumahod na kasi sabik na sabik na talaga ako. So ngayon, hindi ko akalain na may nag-message sa akin na may Google pin ako doon sa post office. Di ko akalain na dalawa pala. So same lang din naman sila. So nagtaka ako bakit dalawa sila. Siguro yung sa pag-manual ko, kasi yung una, yung ito, before ko ito natanggap na kailang manual yung pinsan ko, parang dalawa siguro yun. So after akong na-monetize, so a month after, then pumunta ako sa post office kasi na-reach ko na yung $10 na sabi ni YouTube, pero wala pa dun. So umiyak naman ako. So pa man, next month na naman pumunta ako dun sa post office kung meron na ba, nung baka sakali. Yun pala, wala pa din. And then after 6 months, December 22 to, andun sa office. And pero natanggap ko to January, mga January first week of January ko to natanggap. So masaya ako, syempre masaya ako dahil nakuha ko na to. So pasensya sa maingay. So ngayon, dalawa na sila. Pero hindi ko ito binuksan. Kung sabi ng pigeon ko, same lang yung serial number.
kasi nakalawa siya ng request. Kasi natagalan yung umabot to. Kasi galing pa to sa ano, Malaysia. So, salamat pala sa hindi nag-skip ng ads ko. Kasi yan din yung sasahodin ko. So, dagdag revenue sa YouTube channel ko. Before pa ako na-monetize. So, apply muna ako. So, make on uploading videos. So, madami na. So, hindi ko akalain na may mga yellow sa ano video. Eligible na yun pala yun. So, it means monetize channel na yung YouTube channel ko. So, aking gulat ko. So, napapasalamat ako dahil may ads na yung videos ko. So, ganun pa man, may nag-message sa akin na may nag-comment paano nag-grow yung ano channel ko. Ito yon. First, I keep on promoting my YouTube channel by sharing my link on the Facebook. So, I send to my friends, classmates, inisa-isa ko. Kahit napipilitan sila. Shout out. So, salamat pa din. So, one thing na mag-grow yung channel mo, just always promote your channel on the website. Like Facebook, Instagram, Twitter, and even TikTok. So, yan ay nakakatulong din na para mag-grow yung channel ko. So, para sa akin, mas effective talaga is yung ano, Facebook. Kasi, yan yung unang ginawa ko. Sa Facebook ko talaga, sinishare yung mga links ko sa mga videos ko, na-upload ko yon. So, I just, isa din yung ano, number, isa din yung ano, pag mamayday ng mga thumbnails mo para din mas ma-aware sila, ay may bagong content upload na naman si ganito. So by that, mas naging curious sila. By that, so pinapanood nila. So, number 3, to friends. Sa YouTube talaga, dun ka, ano, dami yung, ano, friends mo. Maging friends mo yung mga viewers mo, then mga small YouTubers. So by that, kasi sa YouTube world, mga small YouTubers lang talaga yung nagtulong-tulong, kasi yung iba, yung mas malaki na yung bahay, it means yung channel mo, so hindi ka na napapansin. So mas napapansin ka ng mga small YouTubers kasi parehas kayo, same kayo. So, sino pa ba yung magtutulungan kundi kayo lang, tayo lang mga small YouTubers. Ano, number 4, sumali ka sa mga group chats. Mas makagain ka ng mga new friends, new subscribers, supporters mo. Dahil once na pala kaibigan ka, madami yung magsusubscribe sa YouTube channel mo. Kasi mas marami, mas masaya. So pasensya sa ano, ingay sa labas. Number 5, kapag pumupunta ka sa mga live stream ng mga small YouTubers, kasi mas nahihelp ka nila. So mas yun yung nandun yung mga small YouTubers na mas madami kang makaibigan doon. Ibigan ng mga OFWs. Kailangan mong pumunta sa mga live streams. Nakipagkaibigan ka para mas madami. Ito lang yung masasabi ko kapag first time mo pang sumabak sa YouTube world. Just make friends talaga. Kahit circle friends, dapat meron ka doon. Kasi kung sino yung una mong nakilala, ay yun na yun. Yun na yun talaga, hindi na yun mawawala. Kasi part na yun ng YouTube journey mo. Dahil sila din yung
tumulong at kusang tumulong sa iyo. Dahil sino pa ba yung magtutulungan kundi yung mga small YouTubers. So, tas 6 din yung ano, talaga may iwasan na madami palang mga Bisaya, mga Bisdak na mga small YouTubers. So, by that, so, mas naging dali lang, mas maging okay. So, sinasuportahan niyo ang bawat isa. YouTube ko lang nalaman na madami palang mga Bisaya na nagva-vlog. So, marami na akong naging kaibigan ng mga Bisaya. So, kapag may mga YouTubers na magsasabi na ano yung FB name mo, dapat sabihin mo para matulungan ka sa subscribers mo kapag maliit pa yun, para din sa makaka-help din yun sa ano, mga watch hours, kasi mahaba seso yung bago mo makamit yung 4K watch hour, kasi nagtitipende yan sa dami ng videos mo. Dapat keep on uploading talaga. Kahit yung sa akin namang strategy ko, kahit hindi maganda yung content, basta may na-upload ako, mas okay na yun. Kasi doon na ako magpo-proceed kapag na-monetize na yung YouTube channel ko. Maging priority ko muna na ma-reach ko muna yung requirements ni YouTube na 1K subscribers and 4K watch hour. Kasi mahirap. Minsan, may term sila na mga mukbang, malalagas. So, ibig sabihin, kahit may mga dumidikit, it means yun yung mga na, ano, subscribe sa'yo. So, yung mga sumusubscribe sa'yo, minsan, malalagas, lalagasin lolo. Kasi, dapat pala, ito yun, sa mga baguhan. Dapat kung titikit ka o magsusubscribe ka sa ibang channel, para hindi malagas, dapat manood ka muna ng videos niya 1 or 2 minutes para maging isang legit yung pagkakadikit. So una, hindi ka muna magdidikit, papanoodin mo muna yung mga yung videos niya 1 or 2 minutes, kundi hanap ka ng mga short videos niya, then check pa didikit sa kanya. Kasi sayang, sa minsan sa akin madali ko lang na reach yung 1K subscribers, pero nahirapan ako sa ano, sa 4K watch hour. And then para dumami yung viewers mo, dapat yung link ng videos mo o video mo ay dapat i-share mo sa mga friends mo, sa mga IP friends mo, para supportahan kanila at magdag views na din. Tsaka hindi mo naman ito papanoodin kapag hindi ka interested sa videos na to. So I hope you learn something from me, and yes, share to your friends. Nagsisimula pa lang maging isang vlogger. And ito lang masasabi ko, sharing is caring. So, dapat sabay-sabay tayong aangat at walang laglagan. Dahil sino-sino lang naman yung magtutulungan kung di tayo lang mga small YouTubers kagaya ko, kagaya natin. So, yun lang mga kabali. See you to my next vlog. And I hope you like it. And don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more videos. Bye-bye.